Yo! Ayan, guys. So, what's up, guys? Mad Panda is coming with another backing content. Yan. So, ngayon, magka-content tayo about sa mga Epic Commander para mag-guide natin yung mga new player natin sa Rise of Kingdom, no? Para alam nila kung saan na mag-i-invest. Okay, ba't okay na? Kasi marami ako na DDM na, Lods, anong magandang ano investment? Yung nag-legend, ano pa lang? Nasa, ano ba yung kakasimula pa lang nila? Lalo, tas free-to-play sila. Tas, ang trip kagad nila is Legendary Commander, which is not the best way para sa early player natin. Ang maganda, mag-focus sila sa mga Epic Commander muna sa KBK1. Kasi, ang mga Epic Commander, pwede nyo magamit yan ng KBK1, 2, 3. Yan. So, let's first kay Bybars. Alright. Pero gusto ko talaga to si Bybars. Gawa nung first skill niya, AOE, and then movement speed, and then attack. Ano? So, galingan nyo na lang sa pag-micro. Huwag nyo lang siya ipopocus kasi medyo malambot siya. Pero, solid dyan. Siguro lalagay natin siya sa... Yan. Ay, syempre, goods yan, buddy. Goods. Fibers lang malakas. Yan. And next natin is si Belisarius, no? Saan ba si Belisarius? Si Belisarius lang naman ay sobrang makunat and sobrang mabilis, no? Alang pinaka main purpose nan ay pumatay ng farm account, no? I-partner nyo siya kay Kaukau, pwede rin kay Barbars, no? Pwede siya pang farm hunt, no? Maganda siya sa KBK 1 and 2, mga ganon. Pwede rin 3, no? Pang farm account, pang patay ng mga farm, no? Huwag nyo pa-farmin niya. Sobrang laki ng makukuha nyong trade or benefits. Di ko alam, di ko mahanap yung word. Kay Barbars, no? Siguro, then may specific ano lang siya. Kasi parang siya sa open field eh, yung may pagsalubungan. Pero ayun yung gamit ko dati, hindi pa ako marunong. So, bilang, no? Maganda siya pang farm killer, yan. Siyempre, pag free-to-play, saan ka pa? Infantry. Oh, puta yan na, Bjorn na yan, buddy. Ay, makagandaan kay Bjorn. Hindi siya ganun kaganda, pero pang first commander siya kay Sansu, which is, may AOE si Sansu na 5 target, and then nagbubusto ng skill damage, then may attack and defense pa siya. Basta solid yan. Bjorn Sansu. Yan. Sino ang next natin? Siyempre, si Boudica. Yan, siyempre, ito rin yung mga dapat inuunan yung mga IMAX. Mga peacekeeping commander. Sino ba ang mga peacekeeping commander dito? Si Boudica. Si Lohar. Yan, max nyo ang kagad. Yan, ito. Ito sa event lang to, si Zhao Chen eh, no? Sino pa ba? Bam. Ito, medyo mahirap. Kaya dito lang siguro yan. Pero lahat ng peacekeeping dapat minamax nyo. Sino pa ba? Ito din. Gathering. Yan. Max nyo din yan sa early game. Eh, hindi naman siya max. I-max nyo lang yung gathering speed niya. Yung second skill. Tas okay na yun. Huwag nyo gagamitin siya ng epic G-heads. Joan of Arc. Medyo debatable. Pero goods yan, buddy. Supporting details. Siyempre, mamamax nyo kagad si Aethel Pled. And then, ang pinakagusto ko sa lahat ay si Sansu. Top tier yan, buddy. Sansu lang malakas, no? Gamit na gamit ko yan dati sa KBK 1, 2, 3. Tapos bumalik ulit ako, gamit ko ulit yan si Sansu 1, 2, 3, no? Medyo nagde-degrade na nga lang talaga siya sa Season of Conquest. Siguro sa lahat ng Epic Commander, ang magagamit mo na sa Season of Conquest ay si Aethel Pled at si Sansu. So, ba't kayo nagtatanong bakit may legendary na Aethel Pled? Libre lang kasi siya, no? No? Kaya nilayo na siya sa Epic tier. Yan. Then, sino pa? Ito, si... Chan Munjuk. Hindi siya ganun ka-recommended kasi attack siya. Hindi siya ganun ka-recommended, guys. Kaya X muna yan. Pangit yan. Herman, Peki, sobrang lambot nan. Situational, pero hindi talaga recommended ang mga archer. Kusunoki, sorry, pero hindi ka rin siya. X din yan, buddy. Lalo, ito Nuke. Nuke is... Pwede siya kay Sansu, ito. Pero hindi talaga recommended. Kasi walang mark speed, puro lang to damage eh. Si ano ba to? Osman? Yan, pwede. Ito pwede rin naman to. Makunat na Cubs na may stats. Maganda siya sa pang PvP, no? Kung 1v1, yan. Okay yan. Then si Sipio, X din yan, buddy. Pangit niya, magiging punching bag ka lang sa field niya. So, ang S tier natin is Bjorn, Aethel Pled, Sansu. And then mga, pwede na, no? Pwede na. Siguro, lagyan natin to dito. Ito, ito ang tamang pera eh. Wait lang. Uy, ba't ayaw mapalitan, ha? Yan.
Johano Bark, basta unayan nyo lagi sa Bjorn Sansu, yan. Pag yun na masyado ano yun si Aetherplate, kasi eventually, makamax yun naman yan. And then, Johano Bark, buy bars, tas lahat ng peacekeeping. Ito, peacekeeping din to sa Belisarius, pero pang farm, pa-farm hunt, maganda yan. Belly buy bars, or buy bars belly, maganda yan. Pero may, kung gusto yung movement speed, first commander yung si Belisarius for mobility 3. Yan, ito si Kedra, hindi masyado maano yan, matagal mga max yan eh. Pwede nga natin i-disregard muna ito, you know? Pero si ito, pwede, decent. Pero ito kailangan talaga ito eh. Kasi, gathering commander, i-max nyo lang yung second skill nan. And then, ito na yung mga X commander natin, guys. So, yun lang, guys. Epic tier list natin. Pero next naman natin, next video natin is about naman legendary commander tier list. Yan. Thank you. Mad Panda is out. Don't forget to pakinig subscribe. We need 1,000 subscribers, guys. Kaya magbabatak tayo ng content sa Rise of Kingdom.